Oh, may bunga-bunga pa kahit pa paano. Baka magulat ka sa taas. Ayun oh, tingnan nyo, sabi ko na eh. Oh, dapat makuha yan. Gugulang yan. Naku po. Ha? Ayan. Ano ito, tol? Brazilian grapes. Brazilian grapes daw ito. Ito yun. Ayan oh. Na-interest lang ako mga ka-farmer. Bigla ko na-intriga. Matagal ko nang hinahanap yan. Sana namang napakagandang buhay. Ayan. Magandang umaga mga ka-farmer. It's Monday. Umpisa na naman ang araw. So, ayan, busy po tayo dyan. Pero sisilip tayo sa litsunan. May isa tayong order ngayon. Tapos yung dalawa na lang, oldies na lang ang tumira. Kasi si Rizal magtatrabaho naman po dito. Si Puroy mukhang mag-check ng palay. At kailangan niya na rin ikutan yung palay. Medyo napabayaan din po yan. Dahil siyempre busy na rin po. Nabusy kami. Sila ang nag-litsyon siyempre. Sunod-sunod po nung ano eh, busy. 6, 7. Pag weekend pa, isan magdo-12, 11. So, talaga pong ano. Although, yun naman, ay check na lang naman ng patubig. Tapos na lahat, abono. Tapos nakapag-spray din naman ng pakunti-kunti ng insecticide. So, ayun. Nakapagtambak na pala sila. Kaya lang, mas magandang pantambak talaga yung pinagbistayan po ng ano. Grabe, okay din naman. Pero, ito mas gusto ko. Ayun o, naglalak. Hindi siya yung nagpagdinaanan ng gulong gumagalaw. Yun. Tapos banda doon, kailangan pa yatang matambakan ng konti. Hindi ko lang alam kung si Rambo papasok. Mukhang wala, hindi ko nakita yung motor niya. Ganitong oras kasi, ano na yan eh. May ano na naman siya, special na lakad. So, ayun, or tumulong sa palay. Dalawa lang yan. Maaga akong gumising dahil may hardware na nagbubukas ng maaga dito. Ang simento. Sabi ko, ano, para hindi naman maputol yung trabaho. Ayun, pabalik lang natin. Pero na-late pa din dahil 7 o'clock na pala. Dati 6:30 sila nagbubukas. Ngayon 7 o'clock na. Ah, dyan si Rambo. Ayun. Yung motor kasi minsan iniiwan niya dun sa baba. Ayan sila. May radyo na. Okay na yung TV. Kasi talagang naboboard din sila, no? Ayan, ako farmer. At least okay naman. Magmamanual pala si si Rambo. Sabi ko, gusto kong ipatira sa kanya lahat. Ikutan niya lahat yung ano, yung mga basurang plastic. Mga ano nang mag-meeting din po kami para at least ano din nila yung rules. Ayoko kasi yung ano, ayoko din sita ng sita. Pero ayoko din po yung alam niyo na yung nakagawian na pagka ano, sigarilyo. Laglag na lang yung box pag ubos na. Alam niyo yun, may basurahan naman tayo. Oh, ayun. Alam mo, magsasawa na rin po kayo. Old habits, mga ka-farmer. Napakahirap po anuhin. Morning! Pagka gusto nyo mag-bike, mayroong bike sa baba. Exercise. Ah, oh, hindi maganda. Kung ganun. Bukas. Oh, nakabili ng Ricardo. Ah, isa na naman lang. Ah, 5 p.m. Oh, hapon. Hapon pa. Kumusta kaya si Rambo? Ang ginagawa ni Rambo. Ang hagaya niyan. Ano bo, kailangan mo na ng ano? Kailangan mo na ng yung pipino mo, tumubo na uli. Ah. Marami ang naghahanap ng pipino, sabi ko. Yung baboy ko yan, wala na ano. Pins? Ah, oh, sige.
Naiupo pala si dyan, oh. Siwa, kaya dito. Ano lang tinanim mo? Ah, kapalit na nito. Oh, oh pwede naman. Para naluan yung... Patapos na rin naman yan, eh. Ito, may bunga-bunga pa kahit pa paano. Baka magulat ka sa taas. Ayun, oh. Tingnan nyo, sabi ko na, eh. Oh, dapat makuha yan. Gugulang yan. Naku po. Ha? Ayan. Pitasin mo na yan, bo. Ilagay natin doon sa ano. Pakipitas na at sayang. Yan, nasa taas. Nakakatuwa naman. Malupit po ang upo talaga. Baka mamaya makikita ko meron doon. Actually, dalawang klase ang pagtatanim nito. Pwede mong ibalag, pwede mong pagapangin niya na parang kalabasa. Kaya lang, siyempre given, natuyo dapat yung gagapangan niya para hindi siya mabulok. Pero mas maganda na ito. Magandang tingnan na maraming nakabitin-bitin. Ayan o. Mukhang ang dami pang ibubunga ng upo natin, no? Dami pa pong palabas. Ayan. Sabi ko abunuhan. Mukhang mananalo pa kami dito. Gugulat ka na lang. May maglalambitin na lang dyan na malaki na naman. Na kailangan, sabi ng Sabicol, tangad-tangad lang. Lagi mong sisilipin dahil... Dito sa kabila kaya, wala bang over the bako dyan? Wala ko yan, linipat ko yan. Ha? Nakalipat. Di naman yan sa inaanong kukuhan natin. Kaya lang di yan din nila kukunin, eh. Ang problema, gugulang. Tatanda lang, sayang. Imbis na mahaluan ng sardinas, di ba? Oh. Upo-upo. Si Leo nag-enjoy dyan. Yan, sarap daw ang upo. So, ayun po mga ka-farmer. Ang ano natin, tatanim-tanim din si Rambo ulit dyan. Hingi siya na sa akin ng... Grabe talaga, oh. Wala din po na ano, sa kamatis talaga. Kailangan talaga ang kamatis naka-greenhouse. Tapos yung okra na. Walang kumukuha. Sayang ito. Ang okra kasi ang bilis. Sayang, oh. Oy. Ako pa naman, gusto ko yung... Ginaganon ko lang yan, eh. Gulang na? Pag... Yun na po yan. Pag hindi na naputol ito, ibig sabihin, lang maguna yan. Hindi mo na ma-ano yan. Gulang. Okay pa to. Magulang, hindi mo na makakagat na ganyan. Napaka-healthy nito, mga ka-farmer. Yung mga hindi kumakain ng okra, pag-aralan ninyo. Mga talong natin, sobrang taas. Lapit ng magpas ng tao. Ayun o, hanggang mukha ko na. Hindi naman ito gano'ng ini-spray. Kaya tingnan mo. Tingnan nyo po. Namimihasa yung fruit and shoot borer. Okay lang naman yan. Para less chemical. Ah, shoutout pala. Gusto kong batiin si Ate Marisa Christovich. Ayan. Hello po ate. Gusto po kayo. Siyempre, si ka-farmer Rick Galang. Ayan, sabi niya. Ka-farmer pa, minsan-minsan, shoutoutin mo din ako. Sabi ko, ang dami po kasi talagang, syempre mga malalapit sa amin, ano, sabi ko mag-message kayo, kasi, let's say, may papabati, wala naman pong problema yun, kaya lang, syempre po, nakakalimutan din namin minsan, medyo busy kami. Pero, it doesn't mean na, parang, itchapwera na or what, syempre, kami po ay malaki ang utang namin na loob sa inyo, no, sa mga suporta, mga binibigay niyo po sa amin, ay yung naandyan lang po kayo pag nag-upload kami, yun lang po is sobra-sobra na pong pasasalamat. Habi ko nga kay Rambo, kamag-alala hanggat pinanood sa atin, may trabaho. Kasi kung sa lechon lang po ako aasa,
hindi ko po kayang pasweldohin yung mga tao ko dito na kahit sabi mo magtanim-tanim lang ng gulay, di ba, magpapasweldo tayo ng daily rate. So ano, hindi po kaya. Pero dahil na andyan po kayo, eh nagagawa natin yun. Nakakapagpatrabaho tayo kahit tayo-tayo man lang, okay lang, di ba? Pero kung wala po kayo, may hirapan tayo. Mauubusan na, mauubusan yung bangka. Oh, ayun po. Bah, namulaklak ata ito. Ito po ay pang summer kasi sabi nila, pagkataginit saka po sila naglalabas ng bulaklak na marami. Kaya pala nung summer, ang daming bulaklak. Pero ngayon, ayan, wala. Hindi ako makapasok, nado si Carpenter sa loob eh. Ayan, hintuan lang natin. Mahilig sa music itong oldies but goodies natin. Ayan. Talagang itong aking doggy. Kahapon, mayroon pong pangyayari. Hindi ko alam kung nakwento ni Bebe. Ito ay nilalambing ni Rowan. Kaya lang si Rowan po ay, alam nyo na, ginigigil niya. Natakot si Bebe tsaka si Mama Beth na baka kagatin. Ang ginawa naman nito, nung biglang napatakbo si Bebe ngayon ang gustong, ito nagalit kay Bebe. Ano siya, close din siya kay Rowan. Ako naman po, pag dumating na, nakabuntot na lang lagi yan sa akin. Bakit ako sa taas ng bahay, nakabuntot. O, ayan po yan, si Marjo. Tsaka matapang to, ano talaga siya. Mabilis ang kanyang pakiramdam. Unang-unang tumatahol. Tapos, abangan nyo po pala yung aming mga adventure, mga ka-farmer. Nagbabalak po kami mag-adventure. Kahapon nakapag-guagwa kami. At masaya naman, masaya. Tapos yung alimango, kinain na namin doon. 5 pirasong malalaki, kinain na namin doon sa guagwa. Tapos nagsigang si Bebe ng ulang. Ayun. Hindi pa ata kadisado ni Mangguy. Ayun. Mangguy na pala saldo. Ay, hindi ata. Teka, turunan ko nga. Di ano po yan? Ang teknik ni ano dyan, ganito. Yan. Palitan ko na rin pala ng ano yan, ng mga ano? Tali. Yung simple, yung uling dalawa. So yan, kung gusto niyo pong panoorin yung mga ano namin sa litsyo na tutukan ng ano, ang tsaka yung pagluluto nila, meron na po tayong video sa ka-farmer na page sa Facebook. So doon po ako nag-upload ng mga nami-miss ninyo. Yun, doon po ako nag-upload. So doon yun na lang po panoorin. At the same time, advertising na rin po namin doon kasi mas malaki ang nare-reach ni Facebook, ano, ng mga viewer. So, ayun po. Si Mang Boy, ayun. Baka nagluto sila ng almusal yata. Kaon na, kaon? Tapos lang? Okay. Yan, yung mga nag-comment po na nakahubad, ayoko po munang sitahin nung araw na yun. Napansin ko naman. Sabi ko, palagpasin ko na muna. Pero sa susunod, kasi babalak din po pala namin bumili ng ipagawa ng uniform yan. Actually, pupunta po kami sa Hain ngayon kasi meron si Bebeng mga t-shirts na bibilin sa Shopee. Nakita niya Hain Nueva Ecija. Malapit lang naman. O ang gagawin namin, pupunta kami doon. At the same time, bibili din po ako ng last time na banggit ko na gusto kong bumili uli ng Pili 3. Nagtanong ako, meron tsaka Brazilian grapes. Yata, Brazilian grapes ang tawag niya eh. Parang
ano siya, yung parang puno na ano, tapos ang daming nakadikit na mga bunga sa kanyang ano, branches. So sabi ko, subukan kong itanim dito kasi mahilig po akong magtanim ng mga kakaiba din na ano. Eh malay nyo, meron na po tayo dyan na baligang, igot, parang duhat po sa Bicol. Meron na tayo, malaki na. Tapos sa, yan, Karimbaya, meron na din tayo. Ilocos naman po ang marami yan. Tapos sa, ano pa ba ang mga ano. Sayang nga po yung mga Granada. Ayun, pili naman po ang gusto kong palakihin ngayon. Tapos yan, yung mga lansones, ilang beses na rin tayo nag-try. Pero ngayon, let's hope na sana ay makapagpa-grow tayo. No? So, ayun lang po. Punta kami ng San Antonio, Nueva Ecija. Magkalapit lang. Dadaanan na rin namin. Sabi ko, pwede ho bang mag-vlog dyan? Ano po yun? Malaking seedling ano din store. Para at least yung mga gusto pong bumili, may mga ano, ako naman po. Di naman tayo nag-ano sa ano, kung saan po tayo makakatulong. At maging convenient sa ating mga viewers na, uy, meron pa din palang bilihan doon. Hindi doon po kayo, ano. So, ayun po. Kasi last time sa Palaya, napadaan kami. Maganda din yung kay nanay. Na anuhan ng mga seedlings din doon. Ano, mura din lang. Pero tingnan natin dito sa San Antonio, kayo na po ang mag-judge. At, pero alam ko parang bagsakan din siya. Pero nanggagaling din ang Batangas karamihan. Actually galing na ako doon eh. Galing na rin ako doon. Way back 2017 yata o 16, mga ganun. Noon, parang hindi na rin ata ako nagbabarko. Yung kaibigan ko, ang nagbabarko, nakabili din po siya ng lupa. Namili din kami ng seedlings doon. Yung lipote, galing sa kanila yan. Yung ano, yung baliigang na yan sinasabi ko. Galing po sa kanila. Ano pa ba yung galing sa kanila? Ang hindi yung ano, yung gumihan. Nadali na naman, malas. Dito, naitanim naman. Sakto, nadaanan na naman ni Chuchay. Dalawang beses na si Chuchay, dito nagtanim kami ng ano. Nung bago si Chuchay, sinabit dyan. Ayun ano, tinali. Nadali din ni Chuchay. Ngayon, andoon naman yung isa. Nadali na naman mga farmer. So, bili na lang ulit tayo. Never stop, sabi nga nila. Natanim doon sa may daanan po eh. Kaya, disgrasya na naman. So, susunod. Dito ko na sa may nara eh. Kakabit. Kaya lang, susunog pala dyan ang mga ano din. Kaya, gilid kasi ang ano ko eh. Tanim natin. Bahala na. Hanap na lang tayo ulit. Pwede din doon sa may ano. May kabila. Relax na relax lang si Mang Saldi. Oh. Talaga pala. Ngayon ko lang na-realize kasi hindi maiwasan yung chicharon. Kasi talagang ibinibigay na yung tamang init para maging crispy yung balat. Yun pala yun. Actually, the past ano, nagiging problema namin yan. Bakit ano, matigas. Kahit nung hindi pa po si Puroy, ay yun din, minsan may mga complain din po kami na ganun. Pero hindi naman madalas, bihira lang naman po mangyari. Timing. Siguro nagkakataon na kulang sa. Sabi ko, bata naman yung baboy, bakit ganun? So ayun nga, ang sikreto talaga, init. Kailangan tuloy-tuloy. Kaya ang ginagawa po nila, hindi sila nagpapatong ng uling sa ibabaw. Kasi lalamig. So isa na naman sa mga natutunan namin. Ganyan pa lang, kumbaga mayroon pang uling, mabaga pa. Nagre-ready na po sila sa dalawang side. Dito lang sa tabi. Tapos lalagyan nila ng konting uling. Parang abang na lang. Tapos kakalat yung uling. Iuusog na lang nila. Usog na naman. So tuloy-tuloy po ang inin. Hindi talaga ano. Ngayon sabi ko kinapuroy, pag-aralan ninyo, analyze ninyo ginagawa nila. Kasi mahina po sa language talaga sila. Nahihirapan din. Sa mga nagtatanong kung bakit bago na naman po ang lechonero natin, ayan. Umalis na po yung mga dati nating nagluluto dito. At siguro naka 3 years din naman. Thankful din naman po ako. At sa ganitong setup, mahirap na po yung makakuha ka ng tao na tumatagal ng 3 years diba? Almost 4 years. Sabihin na natin na 3 years. So ayun po, at least diba. So ayun, taga ibang lugar po sila. Kaisip na rin siguro mag move forward ano? So ayun.
Ako naman, thankful pa din dahil yun nga, umabot sa ganun. Ano? Knowing na nasa social media tayo, marami ang mga outsider na alam nyo na, silang hindi nakakausap, marami ang sabihin na natin, hindi natutuwa sa amin. Na parang hindi naman concern sa kanila. Ang concern ng mga nakakausap nila is mapabagsak kami. Pero anyway, ganun na, andyan na yan. Sabi ko nga, buti na lang itong dalawa walang social media. So, pure work lang po talaga. So, ayun. Magto 2 months na rin po na wala. Pero galing din po sila ng Cebu. Yan. Mga Cebuano din to. Kasi talagang yun ang gusto ko po talagang matutunan, yung paano nila niluluto yung lechon doon. Kasi special yan eh. Although ito po hindi mo na matatawag na, sabihin na natin ano na to, inspired. Kasi may mga twinist na po ako sa Ricardo na ayon sa aking panlasa. Dagdag po tayo ng ilang ano dyan. May mga herbs na dinagdag. May tinanggal, may dinagdag. Tinanggal ko po yung star anis. Kasi sa Bisaya, mahilig sila sa star anis, sa Bisayas. Pero dito po ay ang linalagyan ng star anis dito ay ilang lutuin lang. Kagaya ng pares. Ayun, marami nag-complain nung una. Sabi niya, boss, tanggalin mo yung star anis, naglalasang pares. Amoy pa lang pares na. So, ayun, tinanggal ko po kasi yung siyempre ang market natin Pampanga nung una, no. Ngayon naman po marami na Tarlac, pati po Manila. Ayan, gusto magpa-deliver ng Manila. Alamin niyo po yung presyo ng 25 kilo, sa amin po 11,000. Diyan sa La Loma, tingnan niyo po kung magkano. So, plus delivery, baka delivery, baka parehas din lang. So, kung gusto niyo pong matikman yung sa amin, eh di, pa-deliver nyo na lang. Parehas naman pala eh, di ba? Sigurado pa po kayo na ako, ginagaranti ako, healthy yung makukuha ninyong baboy. Yan po ang aking pinagmamalaki. Kung dumating man sa inyo na medyo, sabihin mo na may part na hindi na malutong, pero talagang mahirap din pong perfect yan. Pero may malutong po kayo makukuha talaga. Kaya lang, may mga part minsan, syempre 2 hours, sabihin mo ng ganun. Pero ang ginagaranti ako po, pati yung lasa ng karne, yan po, hindi nyo nakakailanganin halos ng sarsa. Ma-appreciate nyo na yung lechon namin. Timplado po yan. At yung quality ng meat ay native pig po talaga ang ginagamit. Hindi mo natin pwedeng sabihin na organic, mga organic lechon. Hindi naman po sa naninira tayo, pero napakahirap naman abutin ng organic lechon. Wala po tayo. Unang-una, namimili lang ng baboy. Paano masasabing organic lechon? Yung pinakain, it feeds din, di ba? Yung feeds, may mga ano. So, native pig po. Native lang. Healthy pig, sabihin na natin. Ano. Si Farmer Anthony pala, update sa kanya. Nag-ano siya? Gumagawa siya ngayon ng mga magagandang shelter kasi ngayong tag-ulan, pinayuhan po siya ng kaibigan niyang mga vet na ayusin yung kanyang kulungan dahil baka magkasakit po ng kapulmon niya yung mga baboy. Dahil yun nga, nakababad po sa ulan at siyempre yung lupa, maputik, ano. Kailangan talaga ng shelter. So, ayun po ang inaayos niya ngayon. Busy siya, busy. Gaayos siya ng ano. Pinapatagas ni Tatay Saldi. Ah. Mamaya, sana makabili ako ng pagkain ng baboy. Ano pa bang mga bibilhin? Manok din. Ipatong nyo po muna yan. Tapos kapain, tutok nyo na. Yun. Naninibago pa si Mang Boy. Sanayan lang yan. Nililinis na ni Mang Boy yung kanyang ano.
Naririnig ko na si Romel ah. Mga gata. Deliver po yan eh. Laking tulong, 110 pala last August. Pero parang mahina yung September. Siguro parang na-move din yung ghost month na tinatawag. Gawa nung yung pasukan eh, na-move din ano. Hindi natin alam. Baka ito na yung bagong ghost month, September. Pero ano na yun po, nakasampo pa rin naman tayo ng atres. Tapos ilan ba? Dalawa lang nung linggo. Yun yung ano. Kasi normally back to back po yan na mabigat eh. Pero hintayin natin, Sabado, Linggo, 11 and ano, and 10, kung makaka-bounce back tayo. Sabi naman ni Rizal, kung paisa-isa, sinalang danang daw po muna, dahil may trabaho naman sa baba. Puroy naman, pwede sumingit kung gusto niya. Kaya lang, ayaw niya na ata ng construction. Gawa na nakatikim na ng malaki. Nakatikim na ng malaki. Tatawa nga siya pag inaasar ko. Ayaw na dito eh. Hindi, ano. Tututukan niya muna yung palay. Lapit na kasing ani. Silip-silip siya dun. Kailangan maayos na po kasi yung anuhan ng mga tubig na kailangan di maipon. Para yung tubig mat yung lupa matuyo na. O yun ang kailangan ayusin. Sabi. Ah. Okay na. Ayun. San Fernando yun eh. Ah, dito na. Dinisin yun dito. Oh, pag ano, pag may time, unahin muna natin yung mga kalat, yung mga basura ba? Yung plastic. Masakit sa mata eh. Ayan. Para maano na din, malinis na din yung ano. Ah, talagang pupunuin ng ano ah. Ah. Oh, namunga din yung papaya natin dito ah. Payat lang, pero okay na. Mother Tiago natin, galit-galit na dito. Sarap ng mga buhay nyo. Mga wild na yung ibang mga pusa, mga farmer. Kasi, di sanay sa, ano, tao. Ay, akin na po yan. Yan, ang problema sa dalawang ito, hindi marunong magmotor. At, sabi ko mag-bike na lang kung ano, bike lang po ang ano meron naman sa baba. Exercise na lang daw, lakad-lakad daw. Okay? Yan, kaya ayun. Tapos yung Yossi nila, bumibili ata pa tatlo, apat. Baka gusto din ma-ano, na-minimize ang sigarilyo. Kaya lang ayun, papagod sila. Balik-balik. Happy birthday pala kay Mang Jun. Ayan. Mang Jun po ang ating kaibigan dyan sa Cebu na nagdadala ng ating mga lechonero dito. So ayan, happy birthday Mang Jun. Ano siya eh. 60 na daw. Kaya special yung birthday niya. Update sa suha. Everyday sinisilip ko, baka malaglag eh. Pero wala naman. So far, wala naman po. Ay, lalaki na. Uy! Sana malaki. Kasi yung talagang Dabaw na ano, malaki talaga eh. Ayun, nahuli na yung isa na yan. Ito, mukhang may potential eh. Oh. Ayun yung isa. Saan isa? Yun! Diba? Sana mamulaklak pa. Ayan. Ito inabunuhan na. Pero parang kulang pa yata, humihingi pa. Humihingi pa. Ah,
Sabi ko kay Bebe, baka magulat na lang tayo. Mamunga na ito. Sabi niya, gulatin niya ako. Magulat na lang tayo, ako may mga bulaklak na pala. Di ko alam kung ano itsura nito pag maraming bunga o kasaan lumalabas ang kanilang bulaklak, ano. Hindi ko po alam. Tingnan natin, search natin yan. Pero mayabong na siya. Actually na Ulysses ito, mga ka-farmer. Na ano din ni Ulysses yan. Laki-laki din po ang naputol sa kanya. Resilient, ayun, nakaka-recover. Kaya mayabong na siya ngayon. Sayang ang papaya. Huwag kang matutumba. Uy, may sikat na ang araw. Ayan, paba tayo, mga farmer. At silipin ko naman yun dito sa bahay. Farmer, nandito tayo sa MHS Seedlings. Bibili tayo nito. Anong kasi pangalan nito, tol? Brazilian grapes. Brazilian grapes daw ito. Ito yun. Yan o. Na-interest lang ako, mga farmer. Bigla ko na-intriga. Matagal ko nang hinahanap yan. Ayun o. Yan, mga bulaklak niya yan. Mapupuno yan. Parang ano. Punong-puno. Mas may pugad pa dun. Ang ganda. Bibili rin ako ng pili kasi may pili dito. Ah, ito na yun, tol. Wow, magkano naman yan? 500. Bili tayo ng mga 500 pieces. Meron pa ba? Joke lang. Dalawa. Tapos pili, brother. Ikutan natin kung anong mga ano. Ano pa yung mga ano, dami nilang tanim dito. Ayano. Paninda. Iba-iba mga farmer. Sobra laki ng kanilang ano. Hanggang doon pa oh. Ayano. Oh. Ano pa ba to? Hindi ko na malaman kung ano to ah. Ano to? Mangustin siguro. Halos lahat po ng ano, i-chat nyo sila. Nako. Ay, meron. Ito from Sampaloc, Rambutan, Lansones, mga common na lang po yan. Pero yun, kagaya nga nun, mayroon po sila yung Brazilian grapes na yun. Yun po ang pakay ko dito. At pili. Ayun o, pili na si Bebe ng ano, dalawang seedling lang. Tapos atis. Kompleto, ang haba ng listahan nila. MHS ano? MHS Farm. Ayun. Nasaan yung pili to? Hanggang doon pa ba yan? Yeah. Malaki. Ah, sige. Tingnan natin. Pili. Ano, mga apat, tol. Magkano yung pili pala? 350. O sige, apat. Eto, mangustin. Ayun, sabi ko na nga ba, mangustin. Tapos may suha sila. Kakao. Kakao ba to? Lansones, oo nga. Parang napeki ako. Kailan kaya magiging ganito yung Lansones natin, Beme? Ilan taon na to, tol? 2 years na to. 2 years lang to? Parang ang laki na, ano? Wala na talim yan. Pero sa paso, 3 years na. Ha? Hindi. Sige, kuha tayo ng ano, pili. Anong Lansones niya, ano? Meron ka din na fig tree. Opo. Ayun. Magkano yung fig tree mo, tol? 1.5. Ito, ano naman to? Bignay. Bignay to, no? Blueberry. Blueberry? Bakit ganon? Ang liit, ah. Galing, ano? Dami po dito. Ang daming makikita. Ayan. Langka. Pati mahogany, meron kayo, ano, brother? Ayan. Pili. Kaya ng pili. Ayun, tsaka ano pala? Meron kayong gumihan? Alam mo yung gumihan? Parang marang. Marang ba tawag doon? Kamansi. Magkaiba yung... Hindi, iba yung kamansi. Haba kayong... Yan, marang. Ha? Marang po. Pero alam ko, iba pa yung marang sa gumihan. Yung...
fruit. Ano kasing... Breadfruit po ba yun, sir? Breadfruit meron kayo? Kamansi po yun. Hindi, iba yun. Walang buto yun. Ang breadfruit, walang buto. Oo. Kulo ang tawag nila, kulo. Breadfruit po sa yun, yung kamansi. Ah, hindi. Iba ang kamansi. Yung nauulam po. Iba yun. Iba yung para lang ka. Oo, iba. Iba yung breadfruit sa ano. At yung marang tsaka gumihan, alam ko iba din eh. Yun ang aking ano eh. Kasi alam ko yung gumihan, mas mabalahibo siya. Ano kasi? Rimas. Rimas po. Oo, rimas. Kamansi din po eh. Kamansi ba yan? Opo. Ito may nagsabi kasi rimas. Basta alam ko yung Bicol po kasi gumihan eh. Asan yung pili, brother? Sa kabila ko pili. Sa kabila? Ah, yun na una doon. Sa inyo din pala yun. Ah, kanina din pala yun. So ayun, ganun na nga. Tapos ito ay mansanitas. Ang lalaki bebe na mansanitas nila. Ang laki ng... Ayun oh, laki oh. Sige, pili. Ito, oh. Ipili to, di ba? Opo, ha? Opo. Ito, pili to. Tutukay na lang tayo eh. Rimas ba doon? Tol, gumihan. Alam mo yung gumihan? Opo. Gumihan, alam mo? Gumihan. Rimas, alam mo yung rimas? Opo. Ano yun? Parang ano po yun? Hindi. Parang ganyan. Yung ginagata? Ah, iba din ang ano. Oh, brother, apat. Yung ano na, yung maraming sanga-sanga no. Ayan, oh. Mukhang ano na, ganda mas magulang 'yan, ano. Maano na, no? Buti nakita po natin 'to. Mas sanit ng ano sa kabila. Ah, ganun ba? Mangustin, mapapabunga kaya yung mangustin. Magkano dito? 800. 800. Blueberry. Paano yung ano niyan? Blueberry, anong... Parang ang liit naman ng bunga niya, ano? Ano lang po yung bagyo lang po kasi. Wala po kasi yung importe niya. Oo. Mayroon po kasi buhay dito. Oo nga, hindi mo naman mabubuhay eh, no? Tapos, ano pa kasi? Yung. Hindi. Aba. Alam ko na. Date. Hindi. Saka na, pag malinis na yun. Ito ang mangustin. Napapabunga to. Opo. Kahit dito sa Pampanga. Ilang tatlong beses na po namuha. Sa Pampanga na mo napapabunga. Meron nga daw sila. Meron kami dito sa ewan ko kung may bunga po. Ano yun? Mangustin. Mangustin. Ilang taon yan tol bago mag ano? 3 years. Anong gusto niya? May lilim o kung ano ba? Sa Naarawang. Ha? Alam ko sa Sa Davao ang marami yan eh. Di ba? Eto. Eto mabolo. Tama ba? Opo. Grabe, laki naman na nito. Siguro hindi na nabili ito. Lumaki na ng gusto. Ayun. Ayan. Nasa likod ko. Sa likod. Tingnan natin ang bunga. Muna, wag mong pitasin. Bibidyo ko lang. Hindi lang. Naubos ko kasi. Ha? Naubos ko kasi. Oo. Hindi isa na lang. Ah, namumunga talaga na. Oo. Magkano naman to? 800 po yung maliit. 800? Wala na bang tawad yun? Ha? Kung dalawa kukunin ko? Oo, sige. Chikong malaki. Ako yung Brazilian. Chikong malalaki, mayroon din kayo? Ako yung Pinera. Ha? Yung ako. Yung... Pinera. Tapos yung ano, yung... Ano ba tawag dito? Yung rambutan ninyo, lalaki na, no? Yung RR rambutan po. RR na malalaki na, no? Maganda po yung... Lansones nyo dito? Meron din po. Nasaan yung lansones nyo? Doon, mayroon pa sa kabila. Gano'ng kalaki yung lansones nyo, tol? 4 feet na po yun. Magkano? 600. 600. Bigyan mo akong dalawa. 4 feet na, ha? Ganyan. Tapos marami na sanga. Baka iisang tangkay lang na gano'n na payat. Hindi naman. Isa pa lang po yun, hindi pa natanong sa
Pero mabilis lang po yun. Di kasi yung may nabili na rin ako, ganito kaliliit. Pero yung gusto ko sana makita, nasa ba na sa kabila, no? Ano po yung Long Kong po yun? Long Kong, oo nga. Di sige, bigyan pa akong dalawa. Wala na, oo. Yung rambutan sir, kukuha po ba? Meron na din ako eh, meron na akong mga tinanim eh. Sige, ito, basta ito, ito na yan. Kain ka ng kain ha. Bebe, ang ganda nito. Punong-puno yan pagka nagbunga. Bunga, no? Hindi mo makikita yung ano. Oo. Habang po may nainog, may namumulaklak na. Oo. Kaling yan. Matagal na po yan sir, hindi ko nauubo. Makapal po yan pag ano, punong bunga. Galing. Hindi mo makikita yung puno niyan, punong galing Brazil yan. Bunga. Akala ko nga yan yung ano eh. Akala ko nga ito na yung Guarana eh. Buwan sa nagpipili lang po kasi yung ibang pupunta dito customer. Ah, maraming bumibili nito? Oo, oh, Tapos ang lalaki na ng mga ano nila. Nakakuha tayo ng mangosteen. Ito yung may mga rambutan sila dito. Ayan. Tingnan nyo naman yung kanilang ayan o, oh. Yung kanilang ano, oo, 1,000 daw po ito, pero tingnan nyo naman, buhay na dami ng sanga. Sa atin isang ganun lang, di ba? 400 kayo nito, ang dami. Dami nilang ano dito? Paninda. Ayan. Ano pa po? Oh, yun lang muna. Apat na pili. Tapos mangosteen tol. Dalawa. Ayan oh. 0917-815-8930. MHS Farm. Ang lalaki na ng mangga. Ito na yung nabili natin, no? Yan. Pili. Ang ganda ng pili kasi dami ng sanga. At ito ay grafted. Ayun, no? Kitang-kita naman yung pinagbugtungan. Pinagdug ko nga. Nasa taas. Ah, ito. Ayun, oh. Bili ba ko sa rambutan nila 1,000, pero ito, sigurado na. Dami ng sanga. Gugulang na, no? Ang tagal na siguro niyan. Tapos yung malaking mangosteen nasa 2,000 na daw po. Mas malaki. Kinaganda naman sa negosyong to, kahit mag-stay ng matagal, pag lumaki na naman ang manlumaki, may bebenta mo naman ng mas mataas na presyo. Ayun. Ayan. Siningit ko na lang mga ka-farmer. Siningit ko na lang po sa video kasi maikli lang naman, so at least ayan. Ayan na mga ka-farmer, so ayan na, bukas na lang natin itatanim at makikisabay na lang daw siya. Andito pa pala yung mantika ko ah. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.